So number one is your motivation in conducting the study. What made you decide to choose the study? So pwedeng maging tanong yung binanggit ko, or what motivated you to conduct or choose the study. So all of your answers, lahat ng mga sagot ninyo, dapat nakabase sa manuscript ninyo. So hindi kayo pwedeng humugot kung saan-saan nang hindi naka-reflect doon sa manuscript ninyo. Babalik at babalik kayo palagi sa manuscript ninyo. Another reminder, bago tayo pumunta doon sa sagot sa unang tanong, hindi kailangan memorize yung lahat ng bahagi ng manuscript. If you can do that, then well and good. Pero kung hindi, you are always allowed to hold a copy of your manuscript during the defense. Ang importante, palagi nating sinasabi, is that you are familiar with the content and the logic of the contents, yung relationship ng mga contents ng inyong research sa isa't isa. Halimbawa, anong relationship ng title sa SOP ninyo? O, di ba? So, yun yung binabanggit ko ngayon. So, punta tayo doon sa unang tanong ulit. What may motivated you to conduct the study? The answer can be found. You can use this part of your manuscript. Doon sa last paragraph of your introduction and background of the study. Punta muna kayo doon. Ano ang laman ng last paragraph of the introduction or background of the study? Ito yung tinatawag nating rationale of the study. The rationale of the study. So, yung rationale of the study refers to the reason kung bakit nyo napili ang inyong study. Parang summary na siya nung mga pinag-usapan nyo doon sa background of the study, sa introduction and background of the study. So, kailangan, maliban doon sa mga bagay na nag-udyok sa inyo na ito ang research na gawin ninyo, yung argumento ninyo na talagang kailangan gawin yung research, dapat kasama doon sa sagot ninyo ng what motivated you to conduct the study. Ano mga halimbawa nito? Marami pong mga estudyante ang nahihirapang intindihin itong bagay na ito dahil sa ganitong problema. Okay? Kaya gusto nyong imbestigahan dahil kayo din, estudyante, at nakaka-relate kayo doon sa mga pinagdadaanan ng mga estudyante na yon. Okay, so those are example arguments that you can use in order to answer the first question. Okay.